Tanong mula sa ating miyembro ng Malacañang Press Corps, si Maricel Halili ng TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, kahapon natapos yung deadline for the distribution of SAP. Ang sabi po na DALG na sa 91% na raw po ng mga pamilya yung nakatanggap. So what will happen doon po sa almost 10% na hindi pa po nakakatanggap ng ayuda? And tama po ba na sabihin na for the second tranche, hindi na makakatanggap ng ayuda yung mga pamilya na nasa areas under GCQ and all 23 million families will come from areas under ECQ na lamang? Well, sa unang tanong mo, Maricel, no, patuloy pa rin dapat ang pamimigay until bawiin ng pondo ang pondo ng DSWD, no? Tingin ko kung meron naman talagang basihan, baka mag-issue ng show cause letter ang DILG. Pero ang importante po, makarating pa rin yung ayuda dun sa natitirang 91% na hindi pa po nakakatanggap. Dun sa pangalawang tanong nyo po, hindi pa po talaga nagkakaroon ng desisyon ng ating presidente tungkol sa bagay nito. Kahapon, sana po kakausapin ko si presidente pero hindi na po kami nag-abot, no, tungkol dito sa SAP. Pero mamaya po, siguradong maitatanong ko po kung aprobado yung rekomendasyon ng IATF sa kanya tungkol dito sa issue ng ayuda. And sir, meron na po ba tayong target kung kailan po sisimulan yung second tranche? Well, dapat itong Mayo, no? Kasi talagang it was intended for May. No? So I'm sure ngayong halos tapos na po yung first tranche, ay sisimulan na rin po nila yung second tranche. Now, pagdating naman doon sa ayuda, no? Well, kung kinakailangan talaga magbigay ng ayuda sa mga lugar na merong ECQ, hahanap po tayo ng pondo dahil syempre po, kapag sila yung manatili sa ECQ, hindi sila makapaghanap buhay. Rocky? Po, may dalawang tanong sa Katari, si Bella Carriazo ng Bandera. Nag-trending po yung mga pictures kung saan na makikita na dinumog ng mga residente ang pamimigay ng SAP sa barangay Pag-asa, Quezon City, na wala daw po yung isinusulong ng gobyerno na social distancing. Apparently, walang sistema sa isinasagawang distribution. May fears po ba? May fears po tuloy. Paano pa kung payagan na isa ilalim na sa GCQ ang Quezon City? Wala pa rin disiplina ang mga tao at may failure sa leadership allegedly ng mga nanunungkulan. Ano po ang direktiba ng palasyo dito? Well, unang-una, ito yung dahilan kung bakit naantala ang pagdidistribute ng SAP. No? Kasi nga, dati-rate, pag nagdidistribute tayo sa 4-piece, iniipon lang natin silang lahat sa isang multipurpose hall at isang araw, isang buwan ang bigayan, tapos na. Hindi nga po pwedeng gawin yan ngayon dahil sa social distancing at nakakalungkot po yung mga report na ito na sa pagbibigay ng ayuda ay baka lalo pang maraming magkakasakit, no, dahil hindi sila nag-social distancing. Ang aking gusto lang bigyan ng diin, kahit ano pa pong mangyari, kung bababa tayo sa GCQ, GCQ pa rin po yan. General Community Quarantine. Hindi pa rin po tapos ang quarantine. Kaya kinakailangan po mag-ingat tayo. Dahil ang ibig sabihin lang ng pagbaba ng ECQ sa GCQ, mayroon pa rin pong banta. Hindi lang ganun katindi, pero kapag binaba po sa GCQ, yan po ay critical pa rin ang ating sitwasyon. Hindi lang po tayo po pwedeng bumalik sa normal na bago dumating ang COVID-19 habang walang bakuna, habang walang gamot sa COVID-19. Kung tayo po yung magpipilit na magbubulag-bulagan sa COVID-19, baka ang kapalit po niyan ay ating mga buhay. Sa yung tanong naman sa Quezon City, I think naman to be fair to the local government unit at taga Quezon City naman po ako, at tingin ko naman po ginagawa rin nila ang kanilang kayang gawin. Napakalaki lang talaga ng Quezon City, no? Napakadaming mga constituents, pero tingin ko naman it is under control. Opo, at kung hindi naman po, syempre, pararating naman ang DILG, pero wala naman pong ganung desisyon ng DILG na mayroong pagkukulang din ang Quezon City government. Ang second question niya, Secretary, marami daw pong report ng anomalya sa pamigay ng SAP sa Quezon City kung saan humihingi umano ang mga barangay officials ng membership, donation, at kung ano nung term na ibinibigay para lang daw po makakuha ng cut sa SAP. Apparently, hindi man lang natakot ang mga officials sa warning ni Pangulong Duterte. Ano po ang magiging hakbang ng pamahalaan since may second tranche na po ng SAP na ipamimigay na pwedeng pagkakitaan ng mga tiwaling officials? At tanong po ni Bella Carriazo. Well, nagkaroon na po ng pag-utos sa CIDG. Sila na po ang tinalaga
para tumanggap ng mga reklamo ng gaya nito. So pumunta po kayo sa CIDG at huhulihin po natin yung mga opisyalis na yan. Kung walang, kung mayroon pang espasyo doon sa mga ginawa nating mga sentro para sa may sakit at hindi sapat ang kulungan, doon natin sila ikukulong. Kinakailangan ikulong sila ng maturuan ng leksyon na wag pong kanain ang ayuda na nakalaan para sa pinakamahihirap sa ating lupunan. Yung tanong na lang po ni Francis ng Daily Tribune, kung yung daw po sa first tranche ng SAP distribution, nag-end na po kahapon. What will happen sa mga LGU daw po na hindi nakapag-comply sa deadline? They will be administratively or criminally charged? At wala daw po bang sasantuhin? At paano naman daw po yung hindi nabigyan sa first tranche na qualified pero inabutan po ng deadline kung sila daw po ay mabibigyan ng ayuda ng 5 to 8,000 sa susunod pong itong second tranche? Well, yung pangalawang tanong, siguro pagkatapos ng pagpupulong kay Presidente mamayang hapon, mabibigyan ko na ng kasagutan bukas. No? Ano yung mga mangyayari dun sa hindi pa nabibigyan? Kasi hanggang ngayon po, yung proposal na magbigay ng ayuda sa 5 million additional families ay hindi pa rin po na-aproban ng ating Presidente. Kung ma-aproban po yon, sigurado ako maraming hindi nakakuha na makakakuha for the first tranche. Ngayon, dun naman sa mga local government units na hindi pa nakapagbigay ng 100%, ang ating mandato po ay pagpatuloy pa rin hanggang matapos yung 100% na yan. We will cross the bridge po when we get there. Pag ma-distribute na yung 100%, titignan po natin kung ano magiging hakbang na gagawin ng DALG kung meron man. Last na lang, sir. Based kasi sa datos ng DOLE, may almost 1 million na nag-apply na hindi pa nakakakuha ng tulong under these programs. Magiging priority po ba sila or will this aid like SAP be prioritized to ECQ areas pa? Matitira sa ECQ? Well, already po, sinasabihan ko yung mga hindi nakakuha sa mga programa ng DOLE, mag-apply po kayo dun sa subsidized salary program para sa mga small and medium enterprises. Kasi 51 billion din po yun, no? So kung hindi nakakuha sa DOLE, kumuha po kayo doon sa SMEs fund. Alright. Thank you, sir.